Kasi baka ma maabala namin kayo sa inyong mga date. Oy, ate. Yes. Dadali mo ba si ex-boyfriend mo? Ngayon, husband na. Oh, dito sa Kartilya. Dadaan po kami dyan. Kasi pang Instagram na. Kasi po, nung isang gabi, inilunsad na po natin yung musical dancing fountain sa harapan ni Andres Bonifacio. Ang ating pong ang maganda po dyan, ayan ay kahit pa paano masasabi natin na kahit singkunduling ng pera ng taong bayan galing sa kaban, wala hong tosgas ang Maynila dyan. Ayan, ganda oh. Nabisto na yung ano, yung tawag dito, yung trivia natin. That is a Philippine flag fountain. Totoo, gusto natin ng mga ganyan. Pero gusto natin samahan pa rin ng harabang semblance of nationalism. Ayan, makabagong disenyo, nakakaaliw sa mata, pero pagpapaalala ng pagmamahal sa bayan. Importante kasi yun. Mapasaan man kayong mundo, lumago man ang katatayuan nyo sa buhay. Halimbawa, let's just say, kayo nasa Estados Unidos o sa Europa, maganda na ang katatayuan nyo sa buhay, pero hindi pa rin mapapalitan with your green passport or other passport that will change your status as Filipino by blood. Filipino tayo. Maswerte lang tayo, pinalad tayo, na nakaraos tayo sa ibang bansa. Pero yung pagka-Pilipino, laging iiral yan, ha? Sa puso at isipan. Yan naman, pagpapaalala rin sa kabataan. Tapos, mano pa, diba, itinapat pa natin kay Andres Bonifacio. Kasi nung araw atin, marami akong naririnig nung nilinis natin yung pambansang kubeta. Pambansang kubeta yan eh. Diyan yung iyan, sa kadumi ng tao. Diba? Naalala niyo yun? 7 months ago. Sabi nila, ay, meron palang Andres Bonifacio ron. Ano? Hindi mo alam. Hindi namin napapansin. Hindi, araw-araw dumadaan sa loton. So wala nakapansin. Sad to say. Oh, now, hindi na hindi mo papansin. Kasi pagda mo, makikita mo. Oh, yun o. Oh. Ano na, paano ka? Open lang, ha? Hindi nakita. Oh, sige. So, yun po. Yan yung mamaya. Kung hindi na kayo totosgas pa sa, ano, sa malalayong lugar, dito na kayo, ha? Mga batang Maynila, sa lungsod ng Maynila. Ayan. Meron tayong Mehan Garden. May date ngayon sa Mehan Garden, ha? Opo. Programa naman ng ano yon, ng ating local na Department of Tourism and Cultural Culture and Arts of Manila, no? O may pachicha doon, o mura lang, o pero garden date. Tapos Mehan Garden. Di ba? Mga simple na actuation o action ng inyong siyudad. Para maramdaman ninyo kayo'y kabilang at you will be given equal opportunity as Manileños. If they can do it in Makati, why can't we? Diba? O ikita nyo nga yung mga lolo't lola natin, nagtatrabaho na, o may cake pa, may pension pa, and so on and so forth. Tuloy-tuloy naman yan sa tulong ng ating Vice Mayor, no? At ng mga konsyal, lalo na dyan si konsyal Joel Chua, ang ating majority floor leader. So mag-date kayo mamaya. Araw-araw po yan, ha? May show. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. It's a 15-minute show. Kaya doon nyo abangan yung libreng konting pampasaya, pampataas ng moral. Things are getting better, may awa ang Diyos. At maraming salamat sa Metro Pacific Incorporated,
Meralco Foundation, Maynilad, PLDT and Smart. Sila po ang nag-donate niyan. And in a few weeks, hopefully in a few weeks, baka meron na namang isang area na may magdo-donate din. Itong area na ito, ito tip ha, walang pumapansin dito. Pero meron doong isang bagay na may kasaysayan sa lungsod. Pero dinadaanan lang ng truck yun. Alam pumapansin, dugyot, talagang kung ano-ano na nailagay doon. Pero bubuhayin muli natin yon para mapaalala sa taong bayan, lalo na sa kabataan, yung kahalagahan. Makikita nila yung order doon sa area. Pero yon ang pagkokopyahan naman natin yung nasa Jakarta. Kopya-kopya lang. maganda eh. At kaya hindi mangungopya. Oy, mga bata, maganda po mangopya, pero hindi po magandang mangopya sa eskwelahan, ha? bawal yan. Bawal yan sa eskwelahan. Okay. O di, mag-upisa tayo. Hayaan natin, ha? Mamaya, happy Valentine's. You go to Cartilia. Tapos yung Cartilia, may park, may show. Tapos punta kay Jones Bridge. Tapos kain kayo sa 1919 o sa Engbitin. O maraming kainan dyan ngayon na nangabuhay na. Tapos kung meron kayong kadate, pwede rin kayo sa Mayhan Garden. Yung programa naman natin doon. Dire-diretso po yan. At hinihikayat ko kayo, matapos ito, pasyal ninyo. Hinihikayat ko kayo, mga nanonood, pagka kayo dumako sa Maynila, pumunta na kayo ng Intramuros. Partikular sa Port Santiago. Naku, you will see a different Port Santiago. In the evening, sa airport yan naman ang ating mga kasamahan sa gobyerno, ang Intramuros Administration at DOT. Ganda, maganda talaga. Mas maganda magpunta ng gabi. Talagang para kang nasa ibang bansa. Ibang bansa at lumang panahon. Mauubos yung memory card nyo. Kaka-picture. Anyway, ayan. So yun guys, after po nung successful na launching po nung pong fountain dyan po sa May Cartilia, ang susunod naman po, merong bagong project na nakita na naman si Yormes ko. So another surprise na naman po kung ano yung gagawin niya para sa City of Manila. Sinasabi niya something similar daw po sa Jakarta. So pag tinignan nyo po yung sa Jakarta, ang makikita nyo na posible na pwedeng gagayahan ni Yormes ko, yung pong Merdeka Square, yung po sa Jakarta, yung po yung pinakasentro din po dyan. So, I'm not sure kung yun po yung tinutukoy niya, pero I'm sure it will be another incredible project na pagtutuunan ng pansin ni Yormes ko. Of course, nandyan din yung sa may boardwalk, sa may Pasig River. So, another project na naman yun. So, tuloy-tuloy lang po yung pong pagpapaganda ng Maynila and mas gumaganda po and mas umaangat yung pong imahe Manila sa ginagawa ni Yormes ko. So okay guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Please subscribe. Pilipinas, God first.